inaasahan mo. Kamusta po kayo? Ako po si Mel Tiangco na muli maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Dream, believe, survive. Sa loob ng 3 buwan, ito ang naging motto ng 14 na finalist na napabilang sa sikat na programang Starstruck. Lahat sila'y nangangarap na maging isang sikat na artista. Lahat sila'y naniniwala sa kani-kanilang kakayahan. At matapos malampasan ang iba't ibang pagsubok, lahat sila ngayon itinatanghal na bilang mga idolo ng bayan. Karamihan sa kanila'y mga kwento sa likod ng kamera na ngayon nyo lang masasaksihan sa telebisyon. Mga kaibigan, ito po ang pagpapatuloy ng kwento ni na Jenilyn, Mark, Yasmin, Rainier at iba pang Starstruck finalists. Tunghayan po natin. All of you dream and believe. And now we will know who among you will survive. Sheena Halili, Jake Lopez, Alvin Aragon, Yasmin Curdy, Dion Joseph Ignacio, Jenilyn Mercado, Byron Perez, Nadine Samonte, Christian Esteban, Katrina Halili, Mark Perez, Rainier Castillo, and finally, Ara Christine Reyes. Congratulations to you. Nag-uumapaw na saya ang naramdaman ng 14 na kabataan matapos mapabilang ang kanilang pangalan sa 14 finalists ng Starstruck. Para sa kanila, ito na ang unang hakbang tungo sa katuparan ng mga mithiin nila sa buhay. Pero in fairness, alam mo namang puro luma suotin niya dyan, nakakahiya, di ba? May makakuha kaya ng kopya ng show kasi baka ang dami kamag-anak hindi nakakamuti. Baka naman, alam mo nakakanerbios. Akala ko yung matayin ako, buti nalang tinawag yung anak kong pangalan. Pangalan ng anak ko si Jenny. Ma, kapag-excite kasi. Ay, anak, halika. Papakilala kita. Ma, gusto ko na po umuwi. Ay, sandali lang. Ma, pagod na po ako eh. Gusto ko na po umuwi. Tara na, po. Bukas ha, kita ulit tayo. Congrats, congrats ha! Congrats rin sa'yo! Bye-bye! Bakit ganun yun? Nanalo, nagmamadali pang umuwi. Parang hindi nanalo. Dapat masaya siya, di ba? Dasal ako ng dasal kanina. Habang hindi pa tinatawag yung pangalan mo, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Para akong hihimatayin. Ma, nagdududa pa ba kayo? Parang wala kayong bilib sa akin. Sa tsura ko na to, naku, yan naman talaga ang gusto ko sa'yo eh. Ang lakas ng kumpiyansa mo sa sarili. Hindi man, papalakas loob lang ako. Pero ikaw, Yasmin ha, mag-iingat ka sa pananalita mo. Dahil baka yung ibang tao isipin mayabang ka. Hayaan niyo sila, basta gusto ko manalo. Ay, yan ka na naman. Sige. Alam mo, hinay-hinay lang, hindi masamang mangarap, pero pag sobra-sobra, baka... Ma, huwag niyo na ituloy. Dahil sinisigurado ko sa inyo na matutupad na po ang hangarap. Punong-puno ng pag-asa si Yasmin. Sa wakas, ay nagbunga rin ang pagsisikap niya. Bago pa man sumali sa contest, may sarili ng manager ang mga Starstruck finalists na sina Dion, Alvin at Rainier. Pastok sa banga, kaya dapat na mag-celebrate tayo. At kapag ka mga sikat na kayo artista, don't forget your Lola. Promise! Hay, ako naman ang inilibin nyo. Ay, Lola. May alam akong restaurant na masarap na malapit nandito. Kaso, medyo mahal eh. Makulit? E kaya nga sagot ko. Ay, ka na, let. Tara. Samantala ay simpleng pagdiriwang lang ang ginawa ni na Mark at ng kanyang ama. Ano kumain si Lars? Huwag na lang nauwi na tayo. Gutom na gutom talaga ako. Eh, batin tayo kumain sa isang restaurant. Kahit kung mumurahin lang. Alam mo naman. Hindi, sayang pera. Di, huwag na. Kasi diba, ngayon nga, medyo taggipit tayo. Yung perang kikitain natin, dapat pangkain na lang natin sa ano eh. Tipirin na lang dapat natin eh. Huwag na yung gagastos pa, sayang. Araw-araw tayo pumunta sa GMA, yun. Salamat man, Mark, naiintindihan mo. Asus, dadrama ka na naman, di ha? Hindi naman. Para masastig tayo, mag-fishball na lang tayo. Mura na, masarap pa. Fishball? Oo, oh, sige, game ako. Tara. Oh. Dey, bakit? Paano? Dede, okay lang ako. Ano masakit? Ano masakit? Paano? Dede, okay lang. Nangalay lang. Siguro, matagal ako nakatayo kanina. Pahinga muna tayo, gusto mo? Hindi, okay lang.
Okay ka lang? Okay lang, okay lang, okay lang. Sige, mawala ka na. Tara. Okay lang ba? Sige, okay lang. Aminado naman si Jeneline na noong una, hindi niya gaano ikinatuwa ang mapabilang sa 14 finalists ng Starstruck. Jeneline! Oh! Alexis! Ano? Nakuha ba kayo dun sa... Ano nga ba yung Starstruck? Katoo, no? Ay. Nasali si Jeneline dun sa 14. Ang dami-dami nila eh. Sila na lang 14 maglalaban. Sabi ko sa'yo, magaling ka. Nakakatuwa naman. Uy, pagsikat ka na ha, huwag mo naman kakalimutang batiin dun sa mga magiging shows mo. At saka hayaan mo na kung pagdadasal kita, manalo ka sana. Kahit na wag na lang po. Kasi kahit na pagdasal nyo na lang na sana ako yung una matanggal. Jeneline, ano ba yung sinasabi mo? Anong klaseng attitude yan? Mali yan ah. Para mo na sinabing ayaw mong matuloy ang pangarap mo. Kasi naman, Mami. Naisip-isip ko na hindi po talaga ito yung gusto ko eh. Hindi po ito yung pangarap ko. Ayoko pong mag-artista. Ginagawa ko lang naman po ito para sa inyo eh. Paano po, Aling Marie? Pasok na po ako sa loob. Mauna na ako, Ma. Sige, Aling. Excel. Sige. Sabit na umuwi si Rainier. Dala ang magandang balita. Ngunit hindi niya inaasahan ang magiging reaksyon ng sariling ina. Lola, si Mami po ba nandyan? Andyan ka, uuwi lang, galing sa trabaho. Trabaho po? Oo. Natanggap na siya doon sa pinag-a-applyan niya. Nag-umpisa kanina. Ah, talaga po? Oo. Tamang-tama, may good news din po kasi sa kanya eh. Oo? Mami! Ma! Mami! Oo. Ma, kailangan po natin mag-celebrate. Alam niyo po ba kung bakit? Ako. Bakit? Dahil nakuha po ako sa Starstruck Final 14. Ma, 14 na lang po kami ngayon. Starstruck? Ano yun? Ah, yung contest na sinalihan mo. Bahay din mabuti. Congratulations, anak. Ma, pakibayaran na yung kuryente bukas. Baka mamaya maputulan tayo. Sige. O, ma, saan po kayo pupunta? Ma, meron ako mga dalang sopaw. Pansit. Ito mo, masarap to. Tara, kain po tayo. Kayo na lang ng lola mo kumain niya. Busog pa ako. Tsaka pagod na ako. Papahinga na ako, ha? Sige na. Kain tayo. Marami kayong pagsubok na pagdadaanan dito. At nagsimula na nga ang hamon ng Starstruck sa 14 na finalists. Pati na rin ang determinasyon nyo. Tiwala nyo sa sarili at pakikisama nyo sa bawat isa. At sa bandang huli, dalawa lang sa inyo ang mananalo. Isang babae at isang lalaki. Sila ang the ultimate survivors. At bawat isa sa kanila ay mananalo ng 500,000 pesos in cash plus 1 million pesos worth of contract for 1 year. Mga unang linggo pa lang ay wala nang tigil ang activities ng 14 na finalists. At hindi nagtagal. Guys, malapit na. Guys, dasal naman tayo. Panginoon, narito po kami 14 sa inyong harapan. Umaasa kami na sa Starstruck ay matutupad ang bawat pangarap ng bawat isa. Huwag niyo po sana kaming pabayaan. Amen. Amen.
Sa Santosena ang hindi natawag, congratulations, you will continue another week of tests. Yes! At sa tatlo, dalawa sa inyo ang magsusurvive para magpatuloy next week. Pero isa ang pasasalamatan natin for tonight for sharing the Starstruck experience with us. Starstruck says thank you to... Alvin Aragon. Alvin, lumabas ka lang yan! Nag-i-door ka lang ba? Wala, ibig na siya. Vin, pero okay lang? Uy, pare okay ka lang. Alam nyo, mahirap maging isang ulila. At masuerte pa rin ako. May tita ako at tito. Simula na mamatay mga magulang ko. Sila na ang tumatay ang nanay at tatay ko. Kahit alam kong mahal nila ako, nahihiya pa rin ako sa kanila. Hindi sila mayaman. Hirap din sila sa buhay nila. Pero hindi sila naging maramot sa akin. Akala ko dito sa Starstruck, matutulungan ko na sila. Akala ko, ito na ang umpisa ng pagbabago ng buhay ko. Pero hindi. Siguro, talagang balas lang ako. Alam. Hindi ito. Nakapasok ka nga sa final 14 eh. Malas pa ba yun? Tsaka pare, hindi naman po ulit natanggal kay. Hindi matatapos po ng lahat. Madali sa inyo magsalita ng ganyan dahil hindi kayo yung natanggal. Mahirap mangarap. Mahirap mangarap. Talagang balas ng hapo. Alas ako. Alas ako. Alas ako. Magpakailanman. Hindi inaasahan ni Alvin na siya ang unang matatanggal sa 14 na finalist ng Starstruck. Labis din ito ikinagulat ng mga kaibigan niyang sina Rainier at Dion. At para naman sa ibang finalist, unti-unti na rin nilang nararamdaman ang tindi ng kompetisyon. So, mapan? Text-text na yan. Sige, text-text na yan. Okay ka na ba talaga? Okay lang ako. Salamat kanina. Wala yan, ano. Sige. Ingat. Good luck. Tita, ingat po. Good luck. Tita, ingat. Ingat. Galingan yung dalawa. Kawawa naman si Alvin, no? Masyado niyang dinamdam yung pagkatanggal niya. Ano kaya kung sa akin nangyari yun? Kung sarili ko lang yung iisipin ko, okay lang naman sa akin na maalis ako sa Starstruck. Hindi ko naman din ginusto maging artista eh. Gusto ko lang naman makapag-aral ako. Bakit hindi mo gawin? Yun na nga eh. Pero paano yung pamilya ko? Ako na lang maaasahan nila eh. At sila din nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para lumaban ako. Kapag natalo ako, silang malulungkot. Ayoko silang biguin. Buti ka pa nga eh. May pamilyang sumusuporta at naniniwala sa'yo.
Bakit ikaw, wala ba? Di ba nandiyan naman yung mami mo? Late na pala. Tara. Kinausap nila ako at sabi nila tagbuti ang kalaw. Kinausap ako ni Nani sa kanitindong. Sabi nila pagbutihan ko raw sa lahat ng gagawin. Kumuha ka naman talagang artista, anak eh. Siyempre, mana ako sa... Ma, brownout ba? Tuluyan na ata talaga tayong maputulan ng kuryente. Kanina na naman ako mangungutang nito. Hiyang-hiya na ako sa mga kapitbahay natin. Wala na akong ginawa kundi mangungutang. Ma, huwag kayo mag-alala. Bukas na bukas, manghihiram ako ng pera kay Tito Piting. Tapos, sasabihin ko sa kanya na babayaran na lang natin as soon as possible. Ano ba naman yan, Ma? Ngayon pa ba kayo susuko? Di ba tayong hindi sumusuko? Ngayon pa nararamdaman ko na diba, mababago na ang buhay natin. Dad, yung gamit po ba ayos na? Ito, inaayos ko na nga. Yung shades po. Nandiyan siya lang lahat. Kumpleto na po ba yung t-shirts? Oo, ito na nga eh. Dad, parang konting bilis na po kasi traffic po eh, malilit tayo. Ito na nga siya, ma'am. Mauna ka na sa baba. Sige po. Dad, konting bilis lang, dad ha. Dad! Ano nangyari, dad? Dad! Dad! Dad, tayo po kayo, dad. Tayo po! Dad! Anong nga rin? Mark, may diabetes si father mo. Nag-shoot up ang sugar level sa blood niya. Kinakailangan sundan natin ang special program sa diet niya para mag-stabilize. Okay? Okay, kailangan niyang complete bed rest. Okay? Thank you, Father. So, ano? Alis na ako. Take care of your dad, okay? Okay po. Thank you po ulit. Hello, tita. Dapat nga po paalis na kami. Kaya lang may nangyari kay daddy eh. Opo. Oh, sige, thank you po. Okay po, bye-bye. Tama, Maxi na yan. Si GMA ba yan? Baka nihintay ka na nila, ba't hindi mo na? Umalis ka na, pagtahanan mo na. Hindi, Dad. Hindi mo na ako pumunta ng taping. Hindi pwede yan. Hindi ka pwedeng umabsent. Dad, nakakahiya. Maintindihan naman nila yun eh. Mac, pumunta ka. Trabaho mo yan. Huwag mo ako intindihin. Okay lang ako. Dad, hindi pwede. Wala kang kasama dito. Aalagaan kita. Mac, importante ito. Puntahan mo na. Huwag mo na akong isipin. Kaya ko naman to. Okay naman ako. Pahinga lang naman daw eh, di ba? Dad. Nak, ito sa akin. May dad na ako. Hindi ko alam kung ano pang pwede kong gawin para sa'yo. Sa kinabukasan mo, ito ang kinabukasan mo. Hawak mo. Sige na, umalis ka na. Pumunta ka na. Huwag mo itong sayangin. Huwag mo itong pababayaan. Ito na, magiging kapalaran mo. Sige na, huwag mo na akong intindihin. Sige na, makmak. Ingat ka. Magano ba sarili mo eh? Oo. Sorry, butihin mo ha. At gaya ni Mark, may kanya-kanya ring pangarap na ipinaglalaban ang bawat isa sa mga Starstruck finalists. At dahil sa mga pangarap na ito, kung kaya nagkalapit ang grupo. Diam Award goes to Christian! You are the best buddy. I love each and every one of you equal. And I'm not kidding. Yeah! Samantala'y unti-unti na rin binubuntunan ng intriga si Yasmin. Ay, yung mga lalaki, gwapo. Yung mga babae, chika lang. Pero may mga talent naman yung mga bagets. Eh, yung iba may talent, pero yung iba dinadala lang sa kapal na mukha. Mga trying heart at feeling artista na.
pero mataba naman. Chubby lang siguro. Eh ano pa ba ibig sabihin ng chubby, di ba? Oh, eh di mataba. Sabagay. Maganda nga pero, my God, ang taba. Ay, malis. Saktan si chubby. Halika na nga, Oma. Halika na nga. Bagamat alam ni Yasmin na kakabit ng showbiz ang intriga, dinamdam niya pa rin ito. At ang dating palaban na dalagay, tila pinanghinaan na rin ang loob. Ma, hindi ko naman sila inaano. Hindi ko alam kung ba't sila gano'n. Hindi ko naman, wala naman kung ginagawa sa kanilang masama, ah. Anak, kung nasasaktan ka lang ng ganyan, mabuti pa tumigil ka na sa contest na yan. Tama na, habang maaga pa. Kesa naman, sinisiraan ka ng kung sino-sinong tao. Ma, hindi ako susuko. Ma, iyak na lang natin lahat ng sinasabi nilang masama tungkol sa akin. Pero ma, hindi ako magpapatalo. Hindi tayo magpapatalo. Anak, paano kung masyado ka nang nasasaktan? Makakakayanin ko ang lahat. Basta, kasama kita. Magkakamti tayo. Sa kabila ng kompetisyon, sa paglipas ng mga araw, ay lalong nagkalapit ang loob ng grupo. At palibas sa kabataan, di pa rin nawala ang kapilyuhan ng Starstruck Boy. Hi, guys. Hi. Hello, Rainier. Kain na kami, ha? Bye. Ano na naman si Rainier? Kumalat na naman ba? Simple lang talaga dumiskart ito. Hindi lang pero... Yun na tinatawag na killer smile, no? Eh, kasalanan ko ba kung pang-toothpaste commercial ni Tigo? Uy, pare, bumahas na naman, no? Pero pare, tignan mo yung buhok tsaka yung mata. Pare, yung buhok F-O. Teka. Mas nauna ako sa mga yun. Uy! Guys, yung sabihin lang ako, ha? Oo, ano yan? Habang tumatagal, pare, tama yung mga girls. Parang paganda nung paganda, pare. Pansin ko din yun, eh. Mga yan, no? Ayan po, isa. Sakit na nga ng ulo ko sa kaisip ko, sino ba yun? At kaya tingpo-forma ako. Tingin mo, pare. Ang lakas ng dating nito. Siyempre ba? Ang tanong bro, baka. Kung makaka-score ka naman kaya sa maswerteng babae na po-forma mo, no? Aba, nakakamoder dito ha. Ano to? Expo challenge, pare ha? Guys, ganito ha. Pumili kayo kahit sino sa mga girls na yan. Ihingin ko number niyan. Po-formahan ko yan, pare. Baba! Masubukan nga itong yabang ni Mark Era. Oh, teka lang ha. Ayan si Jenny. Nakitan mo, pare, watching ko. Hi, Jen! Pwede ka bang makausap? Depende kung may sense ka sabihin mo. Alam mo kasi nakikita kita lagi. Hindi isa. Parang may problema ka. Malungkot. So, gusto ko lang sana makipagkaibigan sa'yo. Okay lang? Kaibigan o kaibigan? Pwede pareho. Hindi kasi yun eh. Gusto ko lang makatulong. Gusto ko maging friendly eh. Pwede bang mahingi yung number mo? Tapos yung landline mo? Para pag di tayo magkasama, makausap kita, di ba? Alam mo, kung gusto mo nalaman yung number ko, no? Tanong mo na lang sa kanila. Tsaka, balita ko. Marami ka daw girls, eh. Sorry, ah. Bye. Paano ka, Mark Heras? Supal pa. Para yung manakita. Sininig, eh. Supal pa. Galing kanina, pa kita hinahanap. Magpalit ka ng suot mo. Okay na to. Okay na, napakasimple niyan, ano? Kailangan maganda yung suot mo, yung stand out ka, makikita yung star quality mo. Hoy, Jeneline, ikaw ba yung nakikinig sa akin, ha? Ano ba talaga gusto mo, ha? Gusto mo matalo ka para matanggal ka? Ako, ha, ginagawa ko ang lahat dahil naniniwala ako sa kakayahan mo. Dahil alam ko, angat ka sa iba. Akala mo ba ginagawa ko to para sa akin, ha? Nagkakamali ka. Ako napapagod na sa'yo, ha? Kung gusto mo mag-quit, sige, mag-quit ka. Hindi kita pipigilan. Bahala ka.
siya kaya ang mag-goodbye, please step forward, Jenilyn Mercado. At ang magpapaalam ngayong gabi ay si Anton de la Paz. Jenilyn and Tyrone, makakasama pa namin kayo sa susunod na linggo when we join the rest of the survivors. Jen, nakakatakot kanina, no? Talagang kinabahan ako para sa'yo. Oo nga eh. Hindi na ako matanggal. Oo nga eh, buti na lang at hindi. Alam mo, lagi ako nagpapasalamat talaga sa Diyos na hanggang ngayon, andito pa rin ako. Hindi pa rin ako natatanggal. Sa tingin mo, sino kaya mananalo? Alam mo, sa dami nang nangangarap na maging artista, makilala at hangaan. Alam mo, swerte pa rin natin at tayo ang binigyan ng pagkakataon na matupad yun, di ba? Kaya sayang naman kung hindi natin pag-iigihan eh. Di ba? Oo nga eh. Ay, sige na nga. Alis na ako. Hinihintay na ako ni Mama sa labas. Sige, sige. Bye. Ma, ingat ka. Ikaw rin. Oh, anak! Oh, bakit? Alam niyo, kanina nung tinawag ako, yung tinawag yung pangalan ko, takot na takot ako. Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko ako na lang mag-isa. Akala ko iiwan niyo na ako eh. Naku, anak. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Kung anong gusto mo, susuportahan ko. Ang gusto ko lang masaya ka. Nalaban ako. Gusto ko manalo. Gagawin ko to para sa inyo. Hindi lang para sa inyo. Pati na rin sa akin. Naku. Turn 2, 3, 4, 1. Kuya, water break lang. Inom lang ng daling tubig. Oh, sige, 5 minutes. Thank you. Thank you, dude. Ano, kaya mo pa? Kaya pa. Mukhang lumalan na yata yung ubo mo. Ba't hindi mo muna ipahinga yan? Balik mo makausapin yung isa sa mga staff nila. Siguro naman, maintindihan nila. Eh, pagod na kayo eh. Okay lang, kaya wag mo na sabihin yung... Ang iniintindi ko ikaw, yung kalagayan mo. Wag mo nga akong isipin, nakaka-recover naman ako. Ang inaalala ko, ikaw. Kung kakayanin mo ba to? Hindi, kaya ko to. Pag hininto ko to, baka ito pa ikatalo ko. Dapat rehearse lang na rehearse. Pag natalo ko, saan tayo pupulutin? Punos ko na napawis mo. Mark, ready? Apo, hindi lang po. Ito ang tatap po. 5, 6, 7, walang mali. 8, and 1, 2, 3, 4, 5. Samantala, isang di malilimutang pangyayari naman ang nakatakdang humamon kay Rainier. Alam sa akin sa grupo. Hindi na talaga mapupunta sa GMA. Ayoko na. Dahil lang pinagalitan ka kanina, susuko ka na. Hindi yun, di ba? Din ka kanina? Nakita mo kung paano ako sinigaw-sigaw at saka pinahiya kanina. Ano mo, piling ko kanina? Ako na yung pinakawalang kwentang tao. Feeling ko ang bobo-bobo ko. Huwag mo na pansinin yun. Basta, galingan mo na lang next time. Kung may next time pa.
Parang wala na rin namang halaga kung sumuko ako o pagpatuloy ko pa eh. Kasi parang wala na rin namang halaga ito sa mami ko eh. Alam mo, inggit na inggit ako sa'yo. Kasi kahit alay-alay ng pamilya mo sa'yo, nakikita ko sinusuportahan ka nila eh. Eh ako, nandun nga lang ang mami ko kaso, feeling ko sa ibang bansa siya nagtatrabaho eh. Feeling ko ang lahi-lahi niya sa akin. Eh bakit hindi mo siya tawagan o kausapin? Kailan? Eh wala nga siyang oras para sa akin eh. Kung wala siya sa trabaho, pagod naman siya dahil sa ibang bagay. Wala na akong kinikilalang ama. Pati ina, wala na rin. Maganda, alam mo ba ang latest? Chika! Si Rainer talagang mananalo doon, ah, eh. Hindi talaga? Yung isang mata... YouTube beast. Alam mo, exciting na talaga yung starstruck na yan, ano? Kung yung mga natitirang survivors, eh, mas lalong karapat dapat. Diba? Ganda! Ano ibig mong sabihin? Ganda! Siyempre, ang ibig kong sabihin, meron dyan mga survivors na wala namang K. Alam mo, asing OA. Asing OA o Marte. At saka alam mo, ang alam ko, plastic. At saka nagsisipsip para lang, ayun, para lang maka-in. Para laging andun siya, para laging survivor. Eto ba ganda yung... si Tabatina? Eh, sino pa ba nga? Eh, di si Tabatina. Ay. Asing si Taba. Ay! Oo, taba. Diba? Wala lang katalit-talit ever. Ano? Diyos ko, paano super mananalo niya kung mataba? Ate Jen, ipanin lang tayo ng presyo. Bakit? Dahil ba dyan sa mga intrigerang yan, ha? Alam mo, hindi tayo alis dito. Dyan ka lang. Ha? Dali lang. Ay, naku. Excuse me po. Yes? Yes po. Hindi po namin maiwasang narinig yung mga sinasabi nyo eh. Si Yasmin po ba yung tinutukoy nyo? Eh, bato-bato sa langit. Ang tamaan, wag magagalit, no? Wag naman po kayong ganyan. Wala namang ginagawa sa inyo yung tao eh. Eh, miss, ang problema kasi dun sa kaibigan mo, trying hard siya, no? Eh, lahat naman po ginagawa niya para manalo eh. Di ba tama lang naman pong gawin niya yun? Nandito siya para matupad yung mga pangarap niya, para lumaban. Tsaka, wala naman pong ginagawa masama yung tao eh. Nagsisimula pa lang naman po kami dito sa industriyang ito eh. Kaya imbis na intrigahin niyo po, tulungan na lang natin siya. Lalong nagkalapit sina Yasmin at Jeneline matapos ang araw na yun. At hindi nagtagal. Isa-isang nalagas ang iba pang kasama nila sa Starstruck. Starstruck says, thank you to Dion Ignacio. Dion, you will forever remain a Starstruck star. Take your final bow. Okay guys, congrats ha. Tatawagan na lang namin kayo bukas para sa call time niyo sa Lunes. Sige, okay? Thank you. Okay. Halika na, sundan na natin si Jen sa canteen. Sige, sinundan na ako dun. Ba't di ka sumunod dun? Sorry pare ha. Bakit kasi kailangan ikaw pa yung matanggal eh. Pare, ganun talaga ang buhay. Minsan panalo, minsan all out. Pero okay lang. Galingan mo ah. Galingan mo maigi best friend ah. Dahil pag nanalo ka, pakiramdam ko, ako nang panalo. Dahil best friend kita eh. Tol, mami, miss kita. Ngayon wala ka na. Naiis na lang ako dito. Ay, hindi totoo yan. Thank you.
dahil nandito ako. Sige, bro. Alam ko marami kong pagkukulang sa'yo. Akala ko kasi tama na yung nagtatrabaho ko para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Nakalimutan ko siya. Masigit pa pala doon responsibilidad ko sa magulang. Sana lang hindi pa huli yung lahat para makabawi ako sa iyo. Patuparin mo ko, anak, mahal na mahal kita. Sa 14, isa-isang natanggal ang mga finalist ng Starstruck. Hanggang sa 4 na lang ang natira. Mapalad na napabilang sa 4 na ito, sina Jeneline, Mark, Yasmin at Rainier. Naging mainit ang pagtanggap sa kanila ng mga tagahanga. Lumikha rin ito ng panibagong hamon para sa 4 na finalists. Bis lang kami. Okay. Hey bro, ano namang feeling ng may maraming fans? Tanong mo nga sa sarili mo yan. Mas madami kang fans sa akin, no? Tapos balita ako, ikaw daw ang bagong bad boy ng masa. Ikaw nga, mga kilabot ng mga kolehiyala yung mga ano, chicks. Tapos meron pa isang balita na lahat daw ng girls nagkakagusto daw sa'yo, ha? Sa'yo nga pare, balita ka mga lalaki. Basta yun, di ba? Hindi, parang. Parang hindi, ha? Kaya lang. Ibang klase ka magsinungan. Pare, yung nasa headline ka, oh. Oo nga, pati niya. O, ba't di pa kayo base na, no? May problema rin niya? Ito dogs, kasi yung ano, headline ka rin yun, medyo. Huwag pansinin niyan, baguhan ka, pupunayin at pupunayin ka. Importante mag-focus ka sa ginagawa mo. At hanggat wala kang sinasaga sa ang tao, you'll get by, don't worry. Obvious na kayo. Di ba, Mike? Oo nga, maniwala niyo sa mga yan. Tama si Tito Dogs. Mga headlines na yan, mga walang kwenta yan. Mali mo sila pa yung walang talent. Baka tulad mo, hindi nila kayang umitay katulad mo. Di ba? Maintindihan niyan. At least ikaw, iniintriga ka pare. Sikat ka na talaga, di ba? Sana ako rin. Kahit minsan may headline man lang para, di ba? Headline. Sikat. Mark. Kera. Sira, umuno ka talaga. Sikat na ako. Kario. Kario? Abis na kayo. Sarata. Hindi ka na. Ay, late. Ang daming tao. Sige na, mauna ka na. Susunod ako. Sige. Starstruck ka gabi? Oo naman, sinong bet mo? Kaya si Rainier pag umite, pero mas type ko si Mark. Gusto ko ang boses ni Jeneline. Pero pagdating sa pag-arte, mas gusto ko si Yasmin. Grabe no, sikat na sila ngayon. Kahit saan sila magpunta, pinaguguluhan sila. Wish ko lang, huwag lumaki ang ulo nila. At huwag makalimut sa pinanggalingan nila. Kadalasan kasi, pag sumisikat, nagkakapera. Nagbabago yung ugali at binabalo wala yung pamilya nila. Hi, Jen. Oo. Oh. Para sa'yo. Para saan to? Hindi ko naman birthday, ah. Hindi, kasi, diba, papasalamat lang ako kasi pinagtanggol mo ako ng isang araw. Alam mo, okay lang yun. Kasi, natural naman sa magkakaibigan yung nagtutulungan, diba, tsaka nagkakampihan. Okay lang yun. Alam mo ba, nung una ng Starstruck, gusto ko lang manalo. Pero ngayon,
kahit nanalo man ako or matalo. Panalo pa rin ako kasi may kaibigan ako. May et, may ate pa. Salamat ate ah. Anay, ano ka ba? Tsaka, tama bang magdrama-drama tayo dito, ha? Alam mo, bagay ka talaga dyan sa drama anthology na yan. Kasi ang drama-drama mo eh. Mali, ka na umiyak. Tsaka, tama ba yung tawagin akong ate, ha? Ilang buwan lang naman yung tanda ko sa'yo, ha? Alam mo, dapat sa atin, kambal. Sino ang nag-iisang choice mo to be the starstruck ultimate survivor at bakit? Your timer starts now. Si Rainier po. Umiiyak ka na naman. Gusto ko lang naman po manalo eh. Wala naman po tinatapakan para makarating sa taas. Ma. Walang bumoto sa akin. Parang ako pa yung lumabas na masama. Ma, may mali pa sa akin. Walang mali sa'yo, anak. Makinig ka sa'kin. Hindi importante yung iniisip ng ibang tao. Eh bakit bibigyan mo ng halaga yung mga opinion nila? Sino ba sila? Hindi naman nila ikaw kilala ng gusto, ah. Kung meron mang isang tao na higit na nakakilala sa'yo, ako yun. At maniwala ka sa sasabihin ko. Mabuti kang tao, anak. Ma, ba't walang bumoto sa akin? Ako lang yung nag-iisang walang boto doon. Parang ako pa yung lumabas na masama. Kalimutan mo na yun. Kahit na wala pang bumoto sa'yo doon sa mga kasamahan mo, meron ka naman laging kakampi, di ba? Nandito ako. Diba, una pa lang, tayong dalawa na magkakampi? Nana, maayos din yung problema mo. Inaasahan ni na Yasmin, Rainier, Jenilyn at Mark ang napakainit na pagtanggap sa kanila ng kanilang mga tagahanga. Tunay ngang na-starstruck ang buong sambayanan sa apat na kabataan. Kahit saan sila magpunta, pinagkakaguluhan sila ng mga tao na halos magkandarapa na sa paghabol sa kanilang mga bagong idolo. At di nagtagal, dumating na rin ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ay! Ito, puro mali! Lagi na ng daming mali! Ooh.
mag-relax. Pag masyado ka nati-tense, mas lalo ka magkakamali. Ma, ayaw ko namang magkaratok mamaya eh. Gusto ko makita ng mga tao na kahit paano, may talent ako. Talaga naman may talent ka. Alam mo, kanina pa kita pinapanood eh. Naalala ko nung bata ka. Kapag may bisita ako sa bahay, pumapasok sa loob ng kwarto, nagtatago ka. Takot na takot. Pero ngayon, iba ka na. Confident ka na sa sarili mo. Ang laki na improvement mo. Tingin mo, ma'am. Makikita rin kaya yun ng mga taong nagsabi na puro smiti lang daw ako. Anak, huwag mong pansinin yung mga detractors mo. Basta, gawin mo lahat na makakaya mo gawin. Ang importante, mapasaya mo mga tao tsaka yung mga fans mo. Wait, marami na siyang fans. Thank you, ma. I'm glad nandito. Oh, mamaya mag-iyakan pa tayo dito. Alam mo, buti pa. Practicing natin sa'yo mo. Kakapanood sa'yo kayo na, medyo na-memorya ko na kung paano yun eh. Yung mga dance steps, kabisado ko na. Oo! Talaga? Oo! Ba't parang ayaw mo maniwala sa'kin? Subukan na natin. O, sige. Tara, sige. Tara. Ano, di ba? Tara. Di ba? Yasmin, ready ka na ba? Ma, kailan ba? Langit ba? Hindi. Ang ganda-ganda mo. Hindi ako makapaniwala ang anak kita. Yasmin, mamaya, kung sino man ang i-announce na winner, basta para sa akin, ikaw nang tiyak na panalo. I love you. Manaman, naka-makeup na ako. Papayakin mo ba ako? Ano pang ginagawa niyo apat dyan? Eh, kanina pa kayo nahanap ng staff. Bakit hindi pa kayo lumabas doon? Ay, nakakabahan na naman ako eh. Naya ko rin. Dami-daming tao. Paano yan pag nagkamali po ko? Naku, bakit kayo kakabahan? Eh, kayong apat, sure winner na. Panalo na kayo. Wala na kayong gagawin kundi mag-enjoy lang. Lumabas na kayo doon. Pero gawin nyo, bago kayo lumabas, mag-pray muna kayo. At mag-enjoy na lang. Babu! Okay, guys. Ang dami na nating pinagdaanan. Ilang gabi na tayong pagod tsaka puyat. Maya-maya lang, malalaman na natin kung sino yung mananalo. Alam niyo ba? Manalo ako, matalo. Mamimiss ko kayo. Hindi naman natin kailangan maghiwa-hiwalay pagkatapos ng Starstruck, di ba? Pwede pa naman tayo magkita-kita pagkatapos nito. Guys, basta kung sino'y manalo, ah. Huwag kayo magbabago. Tayo pa rin yung dating magkakaibigan. Magpakailanman. Sabi ni Nanay Loli, magdasal daw tayo. Ama, salamat po sa lahat ng biyahe binigay niyo po sa amin. Sana po, hindi niyo kami papabayaan. Layin niyo po kami sa pagkakamali. Ama, sana po pagkatapos po ng Starstruck, magkakaibigan pa po kami. Ama, sana po, bigyan niyo po kami ng lakas. Sana po pagkatapos po ng paligsahan, magka-opportunidad naman po kami para matupad po ang mga pangarap po namin sa buhay.
na maging isang artista. Ama, manalo man kami o matalo, hindi namin papabayaan isa't isa. Pangako po yan. Salamat po muli sa lahat-lahat. Ang lahat ng ito ay nihiling po namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Are you ready? Starstruck's ultimate survivors are... Janet Mercado! And sina Jeneline at Mark nga ang hinirang na ultimate survivors. At sa gitna ng mga papuri at palakpakan, hindi nila nakaligtaan ang tunay na dahilan ng kanilang tagumpay. Be. Oh, ito ka pala. Tapos na kayo? Apo, kakatapos na. Okay, na high school yung mga gamit mo. Sasakay ko na. Meron nga pala mga reporters dyan gusto kong interviewin. Pagbigyan mo na. Dad. Ano yun? Sa inyo po ito. Sa akin? Ano ito? Bakit mo binibigay sa akin ito? Sa ito, makmak. Sa inyo yan, de. Sa akin? Sa inyo yan. Maraming panahon na nasayang eh. Ngayon ko lang, ito lang yung chance ko para magpasalamat sa inyo. Nagkasakit ka, di ba? Inalagaan kita. Pero, yung pag-aalaga mo sa akin yung nagkasakit ako, hindi ganun eh. Nagkasinat lang ako na isang araw. Kinabukasan, dinaram ako sa ospital. Isang linggo mo akong kinonfine. Pero mo, inubos mo na sa akin eh. Araw-araw, kung gumastos ako, di ba? Ito lang yung chance para makabawi ako sa inyo eh. Bukasan man lang yung utang ko sa inyo. Dad, tanggapin niyo na. Sa inyo yan eh. Wala na. Ako po, maraming salamat. O, yung mga reporters naghihintay. Sige, bigyan ka pa. At sige pa, Dad. Thank you po. Congrats, Jeneline. Inisip mo ba na ikaw mananalo ngayong gabi? Sa totoo lang, hindi ko ine-expect eh. Kasi akala ko talaga si Yasmin. Kasi ang galing niyang kumanta. Ang galing niyong umarte. Talagang hindi ko ina-expect na mangyayari. Sa tingin mo, bakit ikaw ang nanalo? Kasi, wish ko lang, huwag lumaki ang ulo nila at huwag makalimot sa pinanggalingan nila. Kadalasan kasi, pag sumisikat, nagkakapera, nagbabago yung ugali at binabaliwala yung pamilya nila. Excuse me po ah. Excuse me po. Mami. Kanina po may nagtanong sa akin kung bakit daw ako yung nanalo. Una, hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Siyempre, ang naisip ko lang, wala ko ngayon dito kung wala kayo. Kayo po yung nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Oh, Mark! Balati naman dyan. Winner eh. Ay, nako! Sa dami na niligawan yung si Mark, kulang pa 1,000,000 na panalo. Alam nyo, yan si Christine. Napakasulosan niyan. Hindi yan katulad ni Jeneline. Jen, kailan ba yung date natin? Ano ba? Tumigil ka nga! Puro kasalita eh. Yung naman pala. Mark, parang hinahamon ka ni Jenny ah. Hinahamon mo ako, hinahamon mo ako! Ay nako, tama na. Mamaya mag-copy ko.
Kunan pa eh. Okay, guys. Ready tayo, ha? Okay. Eyes on the camera. 1, 2, 3. Sa kasalukuyan, ano na ang inyong team? Lalo pang successful. Tsaka, sana ano, wala masyadong problema. Mark, gano'ng kataas gusto mo makita ang career mo? Maging sobrang successful po ito. Ano parang, ang level niya? Richard Gomez? Anong level na yung... Mas kung pwede po, mas lagpas pa kay Richard Gomez. Tsaka, sana po, gusto ko rin matapos yung studies ko. O Rainier, ikaw? Pangarap ko siyempre, maging star po talaga. Alright, what about you, Yasmin? Maging isang mahusay na actress, singer. Gusto rin po maging director. O meron ba kayong dapat masalamatan? Diyan sa napakaganda, tinatamasan yung swerte. Rainier, mauna ka. Muna-una po, siyempre po, kayo po. Tapos yung GMA 7, yung magpakailanman. Tsaka yung buong Starstruck family talaga. And tsaka yung buong family, tsaka lahat ng fans namin. First of all, I wanna thank God for giving me the opportunity. Binigay niyang katangian magaganda. Tapos, thank you GMA 7, Artist Center, sa ano po, sa magpakailanman. Tapos, salamat din po sa mama ko noong Air University sa pagbibigay pa ng opportunity para makapag-aral pa ako. At sa lahat ng Starstruck staffs and yung fans na walang sawang pagsusuporta talaga. Kay God. Tapos sa family ko, sa manager ko, tapos sa Starstruck family. Kasi kung wala yung Starstruck, wala rin kami dito sa mga fans. Sa GMA Artist Center, GMA Network. Tapos, sa lahat ng mga taong tumulong tsaka sumuporta sa amin. Okay, and Mark? First, yung GMA, para, dahil po yung ginawa nila sa amin, okay. Starstruck, siyempre po yung magpakailanman, tsaka kayo po, Tita Mel. You're so welcome. Gusto ko na po pasalamatan lahat ng mga fans na sumuporta sa akin, Lucky 12, Abalik at CVcom, yan sa Luzon Visayas, Mindanao po. Sila po yung tumulong sa amin para mga security po. Tito Bong, sa parents ko, family. Gusto po mag-donate ng blessing sa GMA Caputo Foundation. Wow! Para naku, po. Mark, thank you ha. Naku talaga naman, hindi titigil ang blessing sa'yo. Tandaan nyo yan. Pag kayo marunong tumulong sa kapwa ninyo, it comes back to you, sabi nga nila, no, 100-fold. Thank you very much, Mark. Maraming salamat. At syempre, kami din nagpapasalamat sa'yo. This is for you, Jeneline. And this is for you, Yasmin. Thank you very much. At pinahintulutan ninyo na itampok ang buhay ninyo sa magpakailanman. Sana ito ay kapulutan na inspirasyon na ng ating mga televiewers, lalo na yung mga kabataan. Sina Jeneline, Mark, Rainier, Yasmin at iba pang Starstruck finalists. Sila nga raw ang naging simbolo ng natatanging pangarap ng bawat isa sa atin. Ang makilala, ang maging sikat, at mabago ang kapalaran. Ngunit ang mga biyayang ito'y hindi nila basta-basta nakamtan. At ngayong abot kamay na nilang kasikatan, hindi pa tapos ang mga hamon. Simula pa lang ito ng isang panibagong laban para sa apat na kabataang minsang nangarap, naniwala at nagtagumpay. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Hinding